Ano ang vlog? Vlog stands for video blog or video log. Ang usapan natin ngayon kung ano yung vlog, ano yung gamit nito, ano yung kaparaanan para mas maiparating yung content, yung topic na pinag-uusapan ng mga tinatawag natin vloggers. May iba-ibang uri ng vlog. May mga iba-ibang purposes kung bakit natin ginagawa yung vlog. Ano yon? Una, paraan natin para maiparating yung edukasyon. Nais natin maka-inform, very informative vlogs, tutorials, gabay para sa mga anong dapat gawin. Meron lang for entertainment. Ang pag-uusapan natin ngayon sa episode na ito, ano yung tinatawag na environmental vlog? Ano yung environmental vlog? So, ibig sabihin, ang vlog na ito ay tumutukoy, nakafocus sa environment. May nais kang ibigay na storya patungkol sa environment at i-engage natin ang ating audience para magkaroon ng ideya for awareness, for appreciation, and for action. Yun po ang importansya na merong tulad nitong vlogging and content creation dahil meron tayong i-relay na message para sa ating environment. So, ang environmental vlog ay mahalaga dahil ang content na ito ay para maibigay natin yung mensahe na una, magkaroon ng tamang kaisipan, tamang puso at tamang gawain para magkaroon ng care, conservation para sa ating environment. Halimbawa, doon sa beet plastic solution. So, ibig sabihin, ang isang vlogger ay pwedeng gumawa ng isang content para magkaroon ng awareness and action, appreciation, yung audience, para magkaroon sila ng ideya at higit sa lahat, magkaroon ng impact doon sa ating audience. Maraming salamat Albay Central School sa invitation na ito. Maraming salamat Teacher Rainiel Navarro sa DepEd Legazpis City at National Geographic. Ngayon sa ating episode, aalamin natin ano ang vlogging at paano natin magagamit ang vlogging na ito para sa environment. These days, people consume information via vlogs. Kaya tinatawag natin yung mga vloggers na influencers, yung mga content creators na influencers. Dahil they can influence, pwede, they encourage people, engage people to move in one specific direction. Kaya nakaka-encourage sila na sa mga customers, consumers, na bumili kahit hindi pa nila kailangan. Ganun sila ka-powerful. Kaya kung ikaw ay isang aspiring vlogger at gusto mong maging vlogger, mas maganda, you have the power in your hands. Kaya gamitin mo ito ng tama, gamitin mo ito ng responsable at properly. At meron tayong mga uri ng vlogs, uri ng content na pwedeng gawin. Una, lifestyle vlogs, product review or unboxing, meron tayong lifestyle, may sports vlogs, travel vlogs, prank vlogs, educational vlogs, at marami pang iba. At meron tayong iba-ibang video vlogging platforms tulad ng YouTube, Facebook, Instagram, at iba pa. So, mas maganda na ang vlogging mo, ang vlogs o content mo ay ginagawa mo in one specific content or niche para ma-relay mo yung content doon sa target audience mo. Ang Ligao City, Albay ay sikat sa mga atraksyon tulad ng Kawa-Kawa Hill, Mount Masaraga Campsite, Habit Hill at iba pa. Ngunit bukod sa tourism spots na ito, meron tayong ipakikilala at bibisitahin dito sa Ligao City, Albay. Tara! At nandito tayo ngayon sa School Box Headquarters. At kakausapin natin yung mga taong involved dito sa School Box PH. Tara! Tara po! Pasok po! Ano po yun? Hi! Sorry po sa kalat. Ano po yung mapagiling ko namin sa inyo, sir? Hi! Nice po sana namin kayo makausap. At nandito tayo ngayon sa School Box HQ.
At aalamin natin paano nabuo ang school box at paano nila ginagamit ang kanilang skills at interest para sa higit na nakararami. Sir, ano ang school box PH? School box is, well, us. Kami yung school box PH and we're a group of individuals na gumagawa kami ng mga supposedly, originally, educational videos pang supplement sa K-12 curriculum kasi noong una, wala pang nagagawa ang DepEd ng mga video lesson. So we saw a need, sinupply namin yon. But later on, nung nakita namin na ginagawa na naman ng DepEd yung mga video lessons sa DepEd TV, nag-try kami mag-venture out into new kinds of content. So we went into what people would call vlogging, but actually what we're doing are educational videos pa rin, pero mas community-based yung approach, pero mas vlog yung approach. So kumbaga, it's marketed for millennials and Gen Z na mas na-appreciate nila yung mga lesson pag-contextualize sa mga bagay na normally nakikita nila. So if you visit our YouTube page and our Facebook page, mas community-based na yung educational videos namin. Hi, my name is Beda Ponce Regalar Jr. I'm the videographer and editor at Schoolbox PH. Hey. Hello there, my name is Ken V. Besa from Schoolbox. Narito ang isang likha ng Schoolbox PH. Panoorin natin paano nito ipinapakita ang environmental issue through environmental vlog. Water is abundant. It comprises 3/4 of the Earth's surface area. Pero maliit lang na prosyento ng tubig ang maaaring mapakinabangan ng tao bilang inumin, gamit sa agrikultura at industriya. Kapag nasa patag tayo ng lugar na may regular na supply ng tubig, naiisip natin na ang tubig ay naandyan lang. Kaya minsan binabaliwala natin ito at isasayang lang. Pero sa mga mataas na lugar gaya ng Bakong, pahirapan ng tubig. Ang kanilang supply ng tubig ay kinukuha pa nila mula sa mga water refilling stations mula sa mas mababang lugar. Talagang kalipisikal kang tubig yun eh. Lalo pag mga April, sa May na, talagang siguro basa na tayo sir. Tapos agadayo kami sa Alyang. Magarigos, magkukong pag-inom ng tubig. Entiro na nga amin, sa Alyang talaga kami nag-iwan sa Rora. May mga proyekto na rin ang patubig mula sa Barangay Malama. Ngunit dahil sa habang 13 kilometers, ay nahihirapan mag-maintain nito ang barangay. Ongoing sa water system naman, from Alyang. May reservoir kami yan. Apo, nakita na po. Nakita po siguro yung reservoir naman yan. Functional siya. Kailang sa maintenance medyo, dahil sa karayuan, nahirapan kami sa maintenance. Minsan nagaputok-putuko. Dahil sa pressure ng tubig, kuminsan nababara. Kaya... Kuminsan din mga western na suminsan, nagsinagyan ng tubo, lulubuton. Ang potong pinagamayor ng problema naman. May nagalubot po? May nagalubot. Sisa po ang nagalubot? Eh, yan sa parte ba. So, kaninagyan niya, Paulba, Francia, Malakma. Puro kaninagyan. So, kanakal na, sa halos Malakma lang, kanakal na nagalubot. Nag-uko man sila ang nagalubot? Nag-uko sila. Kasi ito na sana, so, nagagiso tubo eh. Lulubot, bukong ikay, pabaya na lang. So, wasted na ganito. Di na nakaabot din sa tubig. Kaya nagalubot sa pressure. So ibig sabihin, dapat magsinta rin mga sinrang linya. Kaya yung sinra, kaya lang hanggang sintro lang, pagkaputin sa itas. Magpunin ito sa may titoy, petas si day. Para sa mga gaya natin na may ready access sa malinis na tubig, hindi masyadong mataas ang ating pagpapahalaga sa tubig. Pero sana'y magsilbing aral sa atin ang hirap ng mga taga-barangay Bakong upang mas lalo nating pahalagaan ang tubig at hindi ito aksayahin. Ang Schoolbox PH ay gumagawa ng kanyang share at kaparaanan para magkaroon ng sagot, a call to solution para sa ating environment. Yung mga talents and skills ng mga kabataan ay nagagamit para magkwento, para ibahagi yung mga kwentong ito para mas makabuo, magkaroon ng greater impact sa communities. Kilala natin ang mga sikat na vloggers, YouTubers, content creators dito sa Pilipinas. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat maging sikat ka muna para makapag-impluwensya ka sa iba.
payo natin, kung ano ang kaya natin, ano ang abot ng kakayahan natin, skills natin, na pwede nating ibahagi para sa greater cause and for our communities, pwede mo yung gawin. At pwede kang makagawa. You make people aware of the environmental issues through your vlogs. Ang kuha mong larawan ay pwedeng makapagbago ng pananaw. Ang kuha mong video, inayos, inedit, pinaganda, ay mas maaring makapagbigay impact sa ating communities. Ang Schoolbox PH kasama ng Teacher Lowel Vlogs ay nasimulan para magkaroon ng channel upang mas magkaroon ng avenue na i-share yung stories, yung kaalaman, concepts para sa ating mga estudyante, para sa ating kapwa-guro at sa ating mga tagapanood. Ang Teacher Lowel Vlogs ay nasimulan na may foundation na una, to instruct, to inform, and to inspire communities. At ang videos, vlogs, documentaries na ginagawa ng Schoolbox PH at ng inyong lingkod sa Teacher Lowel Vlogs ay nais na mag-educate, mag-encourage, at mag-empower. Sa environmental vlog o enviro vlog, isang uri ng vlog, ay mas maganda magkaroon tayo ng end in mind. Una, magkaroon tayo ng awareness para sa head. Awareness para sa head, appreciation para sa heart, at action para sa hand. So, tatlo na ito yung goal ng ating enviro vlog. Awareness, makakos tayo ng awareness, may gawin yung taong nanonood, magkaroon ng appreciation sa nature, at ano yung concept o mga activities, initiatives, at magkaroon ng action. Hindi lang attention, kundi magkaroon ng action, yung tagapanood, o yung viewers natin, para doon sa issue na bibigyan natin ng solusyon. Iyan po ang goal ng enviro vlog o environmental vlog. Narito naman yung mga tips para simulan mo bilang estudyante, bilang isang teacher, bilang tagapanood, paano magkaroon ng simpleng enviro vlog. Una, magplano ka kung ano yung mga gusto mong gawin, gusto mong bisitahin, o mga issues na gusto mong solusyonan. Kalawa, magkaroon ng panahon para sa shooting. So, ibig sabihin, may araw o oras ka na i-dedicate para sa pag-shoot. Gamit ang iyong smartphone, camera, or any recording device. Mas maganda mayroong microphone tulad nito. Salamat, Schoolbox PH. At ikatlo, yung editing. Magkaroon ng oras sa pag-edit. Mas maganda mayroong kang app. At tulad sa ginagamit nila sa Schoolbox PH na editing tools, editing, etc. At ikaapat, magkaroon o makipag-collab, makisama, makijoin sa mga like-minded individuals. Kung halimbawa ikaw ang content mo ay enviro vlogs, makikonek ka sa kapwa mo vlogger patungkol sa environment. Pwede mong i-share ang mga content mo sa social media, use social media. So meron tayong few tips para masimulan mo ang paggawa ng isang enviro vlog. At ito po yung ginawa ng Schoolbox PH na enviro vlog. Dito po yan sa Pulangki, Danau Lake. At ito po ay nanalo sa contest. Kung tama ako, second runner-up. And dahil sa vlog na ito, nalaman ko na meron palang lake sa Pulangki. Tabios is the smallest fish in the world. It is only found in the Philippines, particularly in the Bicol region. It was discovered that this fish can also be found here in Danau Lake. It is also home to tilapia, mudfish, carps, and other species aside from being surrounded by vegetables and palay farms. The smallest fish in the world provides livelihood to communities in nearby areas. Livelihoods from fishing, rice farming, tourism, and water provision all depend here. Make people aware of environmental issues, present them the problem, and give tips, reminders, initiatives para doon sa solution. Mas maganda magkaroon tayo ng enviro vlog
dahil gusto natin maging aware yung mga tao through your vlogs. So, mas maganda doon sa ating mga tagapanood na you vlog, you do the vlog, not for the views, but for the viewers. May gusto kang ihatid na mensahe doon sa ating tagapanood at higit sa lahat, for the greater significance, relevance, and impact. So, yun ang ating goal. Magkaroon ng impact. After 5 years, kumusta na yung pinapanood na to? Ito pa ay quality, relevant, and helpful content sa'yo at sa akin. So, mas maganda doon tayo sa merong impact sa kabataan, sa communities, at sa environment. Vlog not for the views, but for the viewers. Let us all together send the message with one head, heart, hands, and health for our environment. Maraming salamat sa pagsabay sa aming biyahe. Huwag kalilimutang mag-like, follow, and share sa ating Facebook pages na Schoolbox PH, SB Creatives, at Teacher Lowel Vlogs. Mag-subscribe din sa ating YouTube channels na Schoolbox PH at Teacher Lowel Vlogs. That's the wrap. Keep learning and see you in our next episode. Bye-bye!